nakita akong garage malapit dito sa may 7-Eleven. Ayun o. Pupunta tayo dyan ngayon, tingnan natin. So, kung nagtitipid kayo mga kabayan ko, pag nasa ibang bansa kayo, magga-garage sale na lang kayo para mas nakakatipid kayo, di ba? So, tara, samahan nyo ako. Ate, ang dami niyan, ate, ha? Dami mo na pamili, eh. Papabox mo? Oo, nag-vlog-vlog din ako. Oo. At ayan na nga ang mga tinda dito. Dami mo na bili, ha? Actually, marami siyang pang-Christmas sa'yo. Yung babae, nakita ko, ang dami niya na pamili pang-Christmas. Ayan, oh, meron din mga Christmas tree na maliit. Uy, ayun, oh, sabi, $10 for a box na. Actually, wala siyang ganing choices. Pero nakita ko to, ang cute niya. Pero mga abubot lang kasi. So, sabi ko sa sarili ko, bibilin ko lang kung ano yung kailangan ko. Pero nagagandahan ako sa kanya, actually. Ayan, oh, si Santa Claus, no? Tapos may angel, diba? At meron pang another Santa Claus. Tapos, ayan pa, oh, diba? Pasok tayo sa loob para makita Sorry, nyo. Ma'am. Ayun. May mga damit-damit. Yung damit actually $2 lang. Tapos natawaran ko siyang $1. Ayun, no, may mga timbangan na halos mura na actually. Kung ikaw talaga gusto mong mapamura sa Canada, pupunta ka sa mga garage sale o sa mga thrift store, makakamura ka actually. Nakakita ko ng comforter dito, $20 lang siya pero may tawad pa. Ayan, di ba? May mga kaserola. Diba, tingin-tingin muna tayo hanggang sa makakita ng gusto natin, isip-isip, hanggang sa makapag-decide kung ano gusto natin. Diba, ganun naman talaga eh, diba? Dito sa Canada, pag hindi ka marunong, wala talo ka. Pag gusto mo lahat brand new, makikipagsabayan ka sa mga ibang Pilipino dito, ay nako, huwag mong gagawin kabaya. Kung ano lang ang kaya mo, yun ang gawin mo. Huwag kang maingit sa kanila. Huwag kang mag-alala, darating din ang time mo para umasenso ka. Kumbaga, kung bago ka sa Canada, hinay-hinay lang ang paggagastos mo. Lahat ng pagtitipid gagawin mo para pag oras ng emergency meron ka madudukot. Oh, okay. Diba, makakapagpadala ka sa Pilipinas at the same time meron ka pang mga at least kahit papano meron kang sobrang pera. At ayun nga, kinuha ko yung comforter, $20 siya. Tinawaran ko ng $10 binigay. O, diba? Ang saya. Kasi malapit na winter sa Canada, kaya sabi ko ay kailangan ko to. Kaya sa bibili ko ng ano, ng comforter, ang mahal-mahal, $80 or $90, oh yun, $10 lang, diba? Lalaban mo na lang maigi, actually. Kaya kailangan magtipid. Parang gusto ko nga rin bilhin yung kaldero na yun, eh. Pero sabi ko, wag na lang. Kaya isip-isip na naman tayo, tingin-tingin na naman tayo kung ano gusto natin. Diba? Nakakita ako dito ng rice cooker, actually. Ano siya, $5 lang siya, pero binili ko siya. Ayan, oh, yan. Binili ko siya, $5 siya. Tinawaran ko na lang ng $3. O, oh, diba? Alam nyo po ba, pa nagsisimula pa lang kayo sa Canada, ito ang gagawin nyo. Mag-garage sales kayo o thrift store, mas makakamura kayo. Actually, mas mura pa sa garage kaysa sa thrift store. Kasi sa garage kasi, talagang dinidispatch na nila yung ano nila, yung mga hindi na nila kaya kailangan. Kaya iniinaano na rin nila. Kahit mura, talo sila, gini-give away na rin nila. Diba? Yun ang maganda sa pag-garage. Diba? Alam niyo po ba, pag summer sa Canada, ang daming mga nagga-garage actually. Ang dami talaga nagga-garage. Diba? Ang daming nagga-garage. Ayan o, tas tingin-tingin na naman tayo kung anong magustuhan, pasalubong sa nanay ko. Tas nakakita ako ng damit, sabi ko, Sando. Ah, nakakita ako ng mga damit-damit. Sabi ko, ayan, baka mayroong mga pang winter-winter, panlamig-lamig. Pero nakakita ako kasi ng mga sando. Sabi ko, ang nanay ko mahilig sa sando, kaya bibili ko siya. Sabi ko, gano'n. Yan, tas ayan na naman, tingin-tingin na naman ako, alam mo na. Isip-isip. Kasi ayoko nang bumili ng mga anik-anik kung ano lang kailangan, di ba? At tagal ko na hindi nag-garage. Ngayon lang ulit na ulit. Ayun, di ba? Tapos meron din mga giveaway sila, meron din mga pre-pre na sa isang table actually. And ayan, isip na naman tayo. Balik na naman, baka na naman mayroong magustuhan. Tumutunog ang train. Pasensya na, maingay ang train. Kasi yung bahay namin malapit sa ano, sa istasyon ng train. Medyo malayo rin, pero maririnig mo talaga yung ingay ng train sa amin eh.
So, nagbo-voice over ako habang ginagawa ko to. Ang kulit eh, no? So, ayan nga ang garage sale dito. At ayan ang pinamili ko actually, diba? Bumili ko ng rice cooker at saka ilang sando. Binili ko nanay ko ng sando. May mga tatak yan, ha? Kahit sabi mong ano lang yan, okay, may mga tatak yan. Diba? Kaya kung ikaw ay nagtitipid, para sa iyo to, kabayan, tandaan mo, kung bago ka lang sa Canada, lahat ng pagtitipid ay gagawin mo. Ayan. At ayan na ako. Tapos ayan, nakabili ko ng ano, ng rice cooker, tsaka ng, alam mo na yung pang winter na pang sapin sa kama, pang kumot, ganon, diba? Kasi malapit na mag winter, so, kaya ayan, binibili tayo. Ang dami ko na pabili. Naglalakad lang ako, diba? Kailangan natin maging marunong sa Canada. 'Di ba? Kasi kaysa bibili ka ng mga bago-bago para hindi practical eh. 'Di ba? Lalaban mo lang maigi yan yung mga kumot na yan. Tapos nakabili ko microwave. Ang mura, 'di ba? Nakakatuwa. Tapos nakabili ko mga damit. Dos ang isa tinawaran kong piso. O, 'di ba? Papadala ko sa nanay ko, 'di ba? Tsaka yung may mga tatak 'yon. So, yun lang kabayan. And salamat po. Again po, dapat po kung kayo ay nasa Canada, maging practical po kayo. Kasi ang hirap kitain ng pera sa Canada. Ang bigat ng dala ko. Meron ba akong dala? Ayun. Ang dami ko na pamili sa garage. Yun lang po. Ingat po sila kabayan.